magandang panahon. Pag-usapan natin, sino-sino ang pinag-iinitan ng BIR? Ano ang kriteriya ng mga napag-iinitan ng BIR? Ako, mga kliyente ko, laging pinag-iinitan ng BIR. Sa umpisa lang yon. Hanggang hindi sila lumalaban, paboritong paborito sila. Nang lumaban na sila, ang labanan na batas, hindi katarantaduhan. Pag paborito ka, puro katarantaduhan ang pinag-uusapan. Puro under the table. E di puro katarantaduhan yun. Pero pag pinag-iinitan ka, ang labanan nyo, batas. Anong batas ang ginamit mo sa akin? At anong batas ang gagamitin mo sa kanya? Batas sa batas. Di ba ang ganda? Parang gunting na naglalaban kayo, na habang naglalaban kayo, pareho kayong tumatalim. Di ba? Ganyan yung mga kliyente ko. Ngayon, 5 taon na, hindi na bumalik sa akin. Bakit? Wala nang tax problem eh. Kasi napag-initan nung umpisa. At nung napag-initan, ipinaglaban namin ang karapatan. Ipinaglaban namin ang batas. Kaya kayong mga taxpayer dyan, mas gustuhin ninyong pag-initan kayo para ang labanan within the boundary of the law. Ang labanan ngayon, wala sa batas eh. At gusto ko lang sana ipaliwanag sa inyo, yung pong gobyerno, yung Republic of the Philippines, ay hindi po na-e-stop sa katarantaduhan ng mga BIR officials. Take for example, ang Mighty Corporation. Ang balita natin dyan, ang Mighty Corporation daw, ay may raming kaibigan sa loob ng Bureau of Internal Revenue. Kaya hindi siya natatouch. Marami siyang, alam mo na, marami siyang nabibigyan ng pabor. So, nung wala na siyang kaibigan at yung mga naiinis sa kanya ay umaksyon. Anong aksyon? Ang aksyon ay tungkol sa batas. Ang sinasabi, hindi ka sumunod sa batas, kaya didimanda ka namin. Hindi naman sinabi, hindi mo kami nilagyan, hindi mo kami binigyan ng regalo, kaya idedemanda ka namin. Ang laban, batas. So kung ang ginagamit mo ay batas, hindi mo kailangan maglagay, hindi mo kailangan magregalo. At higit sa lahat, mauutusan mo sila. Kasi alipin mo sila, alipin mo yan pag batas ang ginamit. So, okay lang pag-initan. Ang importante, pag napag-initan ka ngayon, lalamig eh. Hindi na mainit. Kasi wala silang makukuhang pera sa'yo eh. Walang makukuhang lagay. So, hindi na nila itutuloy yung mga susunod nilang audit. Tandaan mo, mga kliyente ko, hindi na ino-audit. 5 taon na nakakalipas. Naiinip na nga sila eh. Dahil lagi nilang tinatanong sa akin eh, bakit wala pa akong audit, Mr. Maestro? Eh, ang sagot ko sa kanya eh, sa kanilang mga kliyente ko eh, bakit? Namimiss mo na ba sakit ng ulo? Oh, gamitin mo batas, kasi ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang batas, pag ginamit mo, lalakas ka. Parang vitamins yan. Hindi mo kailangan ng antibiotic. Batas lang, vitamins na. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo.